Yes, good morning mga kadakers. Good morning. Bago pong lahat, please subscribe to my YouTube channel. Dr. Titri, okay, hit naman ang notification bell upang updated kayo sa mga video ko pang may upload. Mga kadakers, nakalipat na po tayo dito sa ating bagong pinaglagyan ng ating mga itik. So dito na tayo nagkulong para iwas basa sa tubig yung mga itlog ng alaga natin. So ito na mga kadakers, mula sa 35 pieces ang kanilang itlog noong nakaraang vlog natin, sa ngayon mayroon na tayong 72 na piraso na itlog yung nakukuha natin kaninang madaling araw. So itong ginawa ko mga kadakers ay wala po ito sa ibang itikan, kasi sa akin lang yun. At bilang nag-alaga ng itik, ako po'y gumagawa ng experiment sa aking mga itik. So dahil sa sobrang payat yung mga itik natin, dahil sa sobrang init, yun na po yung ginawa nating mga pagpapainom ng mga vitamins. Ang regular talaga na pagtimpla ng mga vitamins ay isang sasipo sa isang galon na tubig. Kaya lang sa atin, ginawa nating triple dosage. Gumawa tayo ng tatlong sasi sa isang galong tubig. At ngayon, nakikita na natin kung ano ang recovery sa ating mga alagang itik. So, wala po itong ginawa ko. Sigurado akong wala ito sa mga malalaking farm. Gaya nga sa comment dito sa aking video na yung ibang farm, hindi nga nila alam. Tapos ako pa daw na walang farm ay alam ko. So wala yan dito na babasi sa building, sir. Sa pag-alaga ng itik, kailangan may sarili ka talagang study, may mga technique kang gagawin. So siguro sa kanila, hindi nila alam. Sa kanilang yun. Kung sa akin, para lang ito sa akin. So kung hindi ka naniwala sa akin, nasa sayo lang yan. So basta itong tinuturo ko dito ay talagang 100% ginagawa ko sa aking mga itik. So sa mga subscribers ko, thank you very much sa inyong lahat. At sa lahat ng mga viewers dito na hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe nyo naman po. At sa lahat ng naniniwala po sa akin, pwede na kayong mag-itikan. Pero kapag hindi kayo naniniwala, huwag na lang kayo mag-itik. Ganyan lang kasimple ang gagawin natin sa ating buhay. So sa lahat ng mga subscribers, paki-subscribe nyo naman yung Duck Girl ng Bukidnon. So yan po ang isasabi ko sa inyo, na isa po talagang isang nag-alaga ng itik sa ngayon. Noong kasi simula pa lang yan, ay maliit pa ang kanyang mga itik. At lahat niyang ginagawa, yun na, sinasabi niya na ang katotohanan. Kagaya din yan sa akin dito. So
hindi naman tayo scientist na paniniwalaan. So, nasa sa inyo lang yan. Basta ang ginagawa ko dito, kung sundin nyo lang, ay talagang uubra ito sa pamumuhay natin. O, shout out pala sa taga Liti dyan. So, huwag kang mong surrender sa pag-alaga ng itik mo, sir. Balikan mo at mag-alaga ka ng itik. Kaya lang, medyo mayroong mali siguro sa pag-starting mo. So, mga kadakers, kapag kailangan 1 month talaga ang pag-alaga mo before harvest. Para sa tuwing magkulong, malaki na yung mga alagang itik natin. So, pwede na natin silang pakainin ng alternative na pagkain kapag wala na silang mapastulan. So, ganyan lang ang technique, mga kadakers. Huwag kayong mag-alaga ng itik na isang buwan na lang bago magkulong o bago matapos ang harvest, kasi malakihan kayo ng gastos dyan sa 2 buwan na pagkulong. At isa pa, maliliit pa sila. Hindi yan bagay pakainin ng mga alternative na pagkain, kasi mamamatay yan sila. So hanggang dito lang muna, mga kadakers. Thank you very much sa inyong lahat. See you next vlog.